Lumaki si Bella na walang kinagisnang ina at ama. Siya ay ulilang lubos dahil nawala na ang kanyang mga magulang sa isang di inaasahang car accident. Nahulog ang sinasakyang kotse sa bangin at walang nakaligtas sa mga magulang dahil sa natabong sugat. Si Bella ay 24 na taong gulang, napagandang dalaga na minanapa sa mga magulang. Ang pamilya nila ay isang kinikilalang mayaman sa kanilang bayan. Ngunit para kay Bella ay walang silbi ang yaman dahil sa sakim ng kanilang mga pinsan at kamag-anak. Bella, ano ba? Tatanga-tanga ka na lang ba dyan? Ang dami trabahong naghihintay sa iyo. Sigaw ng kanyang tiya, sabay bato sa kanya ng mga damit na kanyang lalabhan. Pinulot ito ng dalaga at dalidaling umalis para labhan ang mga ito. Kailan pa kaya ako makatakas sa impyernong buhay na ito? Sawa na akong maging katulong nila sa sarili kong pamamahay. Gusto ko ding makapag-aral at makapagtapos. O Bella, ano pang inaarte-arte mo dyan? Dalian mo na dyan maglaba dahil may naghintay pa sa iyong mga planchahin. Ang dami mo pang paiyak-iyak dyan. Sigaw ng pinsan niyang si Valerie at binhusan ito ng tubig. Di na lamang siya umimik dahil sanay na ito at tahimik na lamang siyang umiyak sa gilid. Dali-dali naglaba si Bella at ginawa lahat ng pinapagawa ng mga ito sa kanya bago siya pumasok ulit sa kwarto upang maligo. Maya-maya lamang ay tumawag ang kanyang kaibigan ni si Shane para kumustahin ang dalaga. Hello best, bakit napatawag ka? Ay nako best, kinukumusta lang naman kita. O ano, ayos ka lang ba dyan? Saad naman ng kanyang kaibigan. Heto, gaya ng dati, pagod pa rin. Ay nako best, di ka lang ba nagsasawa sa araw-araw na ganyang trabaho? Kung ako pa sa'yo, ay umalis ka na dyan sa mga kadugo mo. Ay nako best, ako tuloy ang naawa sa'yo. Umalis ka na dyan at luwas tayo ng Maynila. Sige best, pag-isipan ko. Salamat pala at andyan ka bilang kaibigan ko. Kinaumagahan, maagang gumising ang dalaga dahil sa sigaw ng kanyang narinig sa baba. Nagtatalo na naman ang kanyang tiya at tiyo dahil umuwi ang asawa na lasing at ubos ang pera. Samantalang, galit na galit ang binata na hinarap si Don Fredo, ang kanyang ama. Papa, huwag mong gawin sa akin ito. Parang awa mo na. Sambit nito sa ama na nagmamakaawa. Wala ka na magagawa, iho. Iho, you are already 30 years old. Wala ka man lang matinong karelasyon sa edad mong iyan. Ano? Tatanda kang binata? Saad naman ni Don Fredo. Papa, please naman. Huwag mo na akong pakialaman sa love life ko. Darating din tayo dyan sa tamang panahon. Ang mahalaga ngayon ay pinapatakbo ko ang kumpanya ng maayos at maganda. No! Iho, wala kang mamamana sa akin. Kahit 5 duling kung wala ka pang maiharap sa akin na babae na mapangasawa mo. O baka naman maghanap ako para sa'yo. May papakilala ko sa iyong anak ng kaibigan ko. And who's that lady, Papa? Anak siya ng partner ko sa negosyo, siya si Valerie. Kilala mo siya? Siya ang gusto ko para sa iyo. Walang nagawa ang binata kundi talikuran ang ama. Dali-dali itong pumasok sa kanyang sasakyan at nagtungo sa isang mamahaling bar. O pare, sigaw ng kaibigan niya na makita ito. Bakit hindi may pinta ang mukha mo? Sabay tawa naman ng kaibigan. Sakto naman ang dating ni Shane sa bar na kinaroroonan ni Marco at Jake. Dati nang magkakilala ang tatlo dahil customer nilang palagi ang dalawang lalaki. Doon nagtatrabaho ang dalagita bilang isang waitress. O Marco, bigat yata ng problema mo. Tanong ni Shane kay Marco. Sabay upo ito sa tabi nila. Seryosong nakatitig si Marco kay Shane. Shane, may kakilala ka bang pwede mong maireto sa akin bilang magpanggap na asawa ko in 3 months? I'll give you a money at ganun din siya. Kailangan ko ng babaeng magpapanggap na asawa ko sa harapan ng aking ama. Sana tulungan mo ako. What? Are you serious? At bakit mo naman kailangan ng asawa? Sambit naman ni Shane kay Marco. Alam nyo kasi, ganito yun. Kung wala akong maipakilala kay Papa na girlfriend o mapapangasawa ko ay irereto naman nila ako kay Valerie. Ayoko sa babaeng iyon at higit sa lahat. Ayokong mawawala ang pinaghirapan ko. Yung kumpanya na dugo at pawis ang pinamuhunan ko. At ayaw ko na ibigay na lamang niya iyon sa stepbrother ko. At yun ang ayaw kong mangyari. Samantalang, galit na galit itong si Valerie kapag nakikita itong si Bella. Kaya naman, nilapitan niya agad itong dalaga. Hoy Bella, tapos ka na ba sa trabaho mo? At paupo-upo ko na lamang dyan? Oo Valerie, tapos na. Sambit ng dalaga.
Anong tapos na? Nakikita mo ba ang nakikita ko? Sabay-saboy sa baso na may lamang tubig sa mukha ng dalaga. Ngunit, hindi naman nakapagtimpi ang dalaga at pinatulan ang kanyang pinsan. Alam mo ikaw, Valerie, sumusobra na kayo. Alam nyo, kung ituring nyo ako na parang katulong dito sa bahay ko, sigaw ng dalaga. Narinig naman ito ng tiyahin at lumapit sa kanila. Wow, Bella ha? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin iyan sa anak ko. Sabay sampal sa mukha ni Bella. Samantalang, gumisi lamang si Valerie at nakatingin sa dalaga. Tita, sumusubra na kayo. Dahil lang tahimik ako dito at wala akong ginagawa ay ganyan na kayo. Nakalimutan nyo siguro na ito ang pamamahay ko. Kapatid lang kayo ng ama ko. Sigaw ni Bella na di kinaya ang pagpigil sa kanyang pagkagalit. Ano? Halika nga dito. Sabay sa bunot kay Bella. Ang kapal talaga ng mukha mo para sabihin niyan sa amin, ano? Alam mo, kung hindi dahil sa amin na nag-aruga sa iyo ay baka wala ka na. Wala kang utang na loob. Pamamahay na namin to, kahit isa wala sa iyo. Tsa, tama na po. Parang awa niyo na. Sige, kung ayaw mo na ay lumayas ka na sa pamamahay na ito. Nabigla si Bella sa narinig niya at tuloy-tuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Pagkarinig ni Bella sa sinabi ng kanyang tiyahin ay parang nabuhusan ito ng malamig na tubig. Ayaw niya kasing umalis sa bahay na ito dahil ito na lamang ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Bella, bukas na bukas din ay ayaw na kita makita pa sa pamamahay na ito. Mas lalong bumilis ang kabog ng dibdib at pag-agos ng mga luha ni Bella. Dali-dali itong umakyat sa kanyang kwarto at niyakap at kinuha ang litrato ng kanyang mga magulang. Hindi mapigilan sa pag-iyak si Bella. Mama, Papa, bakit niyo ako iniwan? Wala akong karamay, wala akong malalapitan. Kung di nyo lamang ako iniwan, siguro ay hindi ko maranasan ito. Noong kumalma na ang dalaga, ay naisipan niyang tawagan ang kanyang kaibigan na si Shane. Nakailang ring din ang telepono itong si Bella, ngunit hindi ito sinasagot ni Shane. O sige na Marco at Jake, maiwan ko na kayo. Magtatrabaho mo na ako. Hayaan mo ay hanapan kita ng babae na magpanggap bilang asawa mo. Sabay kindat naman ito kay Marco. Pare, bakit ka ba ng problema sa mga babae? Ang dami dyan. Nagtantara pa sila lahat sa'yo. Hindi ganun kadali yun, Jake. Mahirap na. Baka hindi nila ako tantanan pagkatapos ng kontrata. Sabay lagok ng inumin ng alak. Hating gabi na nang kinalikot ni Shane ang kanyang telepono at doon niya nakita ang daming miss call mula sa kanyang kaibigan. Kinabahan ito at siya na mismo ang kusang tumawag kay Bella. Hello, Bella. Bakit? Ano nangyari? Shane, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Sambit ng dalaga na umiiyak at ikinikwento ito sa kaibigan. Ano? Talaga naman ng mga iyan. Ang kakapal ng mukha. Salamat, Shane. Dahil nandiyan ka parati. Kapag kailangan ko. Alam mo, Bella, sino ba ang magtutulungan? Kundi tayo. Para na kitang kapatid, Bella. Naiyak ulit si Bella pagkarinig niya sa sinabi ni Shane. Doon niya napagtanto na kahit papaano ay may nagmamahal pa rin at nagmamalasakit sa kanya. Walang oras na sinayang si Bella at nag-impake ng lahat ng gamit niya, pati na rin ang frame ng kanyang mga magulang. Samantalang, laking gulat naman ni Marco nang dalidaling lumapit sa kanya si Shane at sinabing may irereto ito sa kanya. Siya nga pala, Marco, ipapakilala kita sa aking kaibigan. Sana kahit sa pagpanggap niyo lamang bilang mag-asawa ay hindi mo siya sasaktan. Shane, baka naman kung sino-sino lamang iyan. Excuse me, Marco. Maganda ang kaibigan ko at alam ko na hindi yun mahulog sa iyo. Maagang-maaga pa lamang ay nagising na si Bella at mabilis na naligo at nagbihis. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at kahit nalulumo na ay umalis pa rin siya sa bahay. Pagkababa niya roon ay nakita niya ang kanyang pinsan na nakaupo sa sofa at talagang inaabangan ang kanyang pag-alis ng dalaga. Mabuti naman, Bella, at naisipan mo yan. Wala nang salot sa mamahay na ito. Hindi naman nakapagtimpi itong si Bella at sinagot itong si Valerie. Huwag kang pakampante, Valerie. Aalis ako ngayon. Pero hindi ibig sabihin ito, hindi na ako babalik pa. Pamamahay ko ito. Lahat ng nasa inyo ay akin. Babawiin ko iyan dahil akin lahat ng kung ano meron kayo ngayon. Sumakay na sa bus ang dalaga. Umupo ito sa gilid na malapit sa bintana para kahit papaano ay magmunimuni siya. Ilang minuto na lamang ay paalis na rin ang kanyang sinasakyan. Sana naman ay magandang simula ang abutan ko sa Maynila. Saad naman ng dalaga sa kanyang sarili.
ating ipagpatuloy ang kwento sa buhay ni Bella. Best, kumusta? Sigaw ng kaibigan, sabay yakap ng mahigpit, ganun din si Bella. Namiss kita, best. Sabay tingin kay Bella, pataas, pababa. Ano ba yan, Shane? Ano bang tinitingnan mo sa akin? Ay naku, best. Ano ba yung suot mo? Pangmanang naman yan. Shane, dito na ako komportable. Sus naman, best. Maynila na ito, girl. Paano ka pa niyan magugustuhan nang ipapakilala ko sa'yo? What? Gulat na sambit ni Bella. Wala. Kalimutan mo na lang. Halika na. Alas na tayo. Ilang minuto pa lamang ay nakarating na sila sa tinutuluyan ni Shane. Welcome, Bella. Dito tayo titira. Sambit naman ni Shane. Wow, ang ganda naman dito, Shane. Oo naman, sambit ng dalaga. Oo, sige na, magpahinga ka na at bukas na rin kita ayusan. Okay, sambit na lamang ni Bella para di na mahaba ang kanilang usapan ng kaibigan. Kinaumagahan, ganun nga ang nangyari. Pinag-shopping siya ni Shane ng mga magagandang damit, sandals at higit pa sa lahat ay inayusan siya nito. Wow, Bella, mas lalo kang gumaganda ngayon. Tinitigan ni Bella ang muka, sabay haplos dito. Oo nga, ngayon ko lang naayos ang sarili ko. Tuwang-tuwa naman siya na humarap sa kaibigan. Alam mo, best, thank you so much talaga sa lahat na ito. Hoy, best, utang mo yan sa akin, ano? Sabay silang tumawa sa bawat isa. Nasa restaurant sila noon nang i-open ni Shane sa kanyang kaibigan na si Bella tungkol kay Marco. Best, pang 3 months lang, babayaran kanya ng malaki. Makapagsimula kan agad niyan, best. Si Marco ay isang mayaman. Kilala siya bilang isang businessman. Pag-isipan mo mabuti yan, best. Pwede kang makapagsimulang muli. Mga pagbagong buhay. Best naman, parang ang hirap yata ang pinapagawa mo sa akin bilang asawa niya. Hindi ko kasi kilala ang lalaking yan. Pag-isipan ko muna mabuti. Naku, best. Huwag mo na pag-isipan pa. Sigurado, after 3 months niyan, ay makabangon ka na. Chinat ni Shane si Marco na magkita sila mamayang gabi para ipakilala ang bawat isa. Yun lang ang tanging paraan para matulungan niya si Bella. Ayoko siyang matulad sa akin na nagtatrabaho sa club gabi-gabi. Oh no! Ito ba ang isusuot ko, Shane? Isang kulay black na backless na hanggang sa legs ko? Laking gulat ni Bella dahil ito ang first time niya na isuot ang ganitong ori ng damit. Samantalang, nauna lang dumating sa bar sina Marco at Jake. Nagsimula na silang uminom nang biglang may nahagip sila sa kanilang paningin na isang babae na balisa sa harapan ng counter. Ngunit napagtanto niya na kasama pala ito ni Shane. Biglang bumilis agad ang pagtibok ng kanyang puso pagkatama ng kanyang mata rito. Ang ganda ng babae, ang sexy niya, kitang kita sa likod niya na maputi at makinis. She have a perfect body. Uy pare, baka naman malusaw iyan. Titig na titig siya, sambit naman ni Jake. Ang pagdating naman ni Shane, may dala itong mainom at binigyan niya kay Bella. Best, try mo ito para naman ay hindi ka mangamba. Best, okay ka lang ba dyan? Sambit naman ni Shane na may kinawayan sa kabilang mesa. Kinamayan ni Shane iyong lalaking nakaupo sa gilid malapit sa akin. Bigla akong kinabahan. Unti-unting lumapit sila at pinakilala niya kami sa isa't isa. Sobrang gwapo niya. Hi, I'm Marco. Nice to meet you, Bella. Sad naman ng lalaki. Ngumiti lamang si Bella na tila ba nahihiya ito. Bella, kailangan ko ng tulong mo. Magpapanggap ka lamang bilang girlfriend ko at di magtatagal ay magpapakasal tayo. Pero di totoo ang kasal na iyon. 3 months lang ang kontrata natin. I'll give you what you need and I'll give you money. No commitment tayo. Titira tayo sa isang bubong pero magkahiwalay ang kwarto natin. Pero kapag dumalaw si na mama at papa ay doon lang tayo magkatabi. Medyo kinakabahan ang dalaga sa huling sinambit ng lalaki. Marco, bakit kasi ayaw mong pakasalan ang inireto sa iyo ng ama mo? Siya na lamang ang kausapin mo. Ayaw ko sa babaeng yun, Bella. I know her. Alam kong gagawin niya ang lahat para mapasa kanya lamang ako. At yun ang ayaw kong mangyari. Bella, ibibigay ko sa iyo kahit anong hilingin mo. I'll give you 1 billion after 3 months. 1 billion? Sambit ng dalaga. Yes, Bella. 1 billion. Hindi nakapagsalita ang dalaga dahil alam niyang hindi nagsinungaling ito. At kung papatulan niya ang offer ng lalaki ay baka dito na siya mapag-umpisa at mabawi ang lahat ng sa kanya.
Biglang nilunok ni Bella ang nasa harapan niyang tequila. Sabay sabing, "Yes, deal Marco, easy lang." Sambit naman ni Marco kay Bella. Ngunit ngiti lamang ang isinukli ng dalaga sa binata. "Okay, problem solved." Sad naman ni Jake kay Marco. Sabay kindat kay Shane. Samantalang, tila ba umikot yata ang buong paligid ni Bella? Dahil inubos ba naman niya ang binigay ni Shane sa kanya? "Shane, hindi ako lasing. Diba sabi mo ay mapalakas loob ito? So paano yan Marco? Ikaw muna bahala sa kaibigan ko dahil may trabaho pa ako." "O sige Shane, ako ang bahala sa kanya. Iuwi ko muna siya sa kondo ko." Sad naman ang lalaki. Binuhat niya si Bella na parang pangkasal at inilabas niya ito sa bar. "Saan mo ako dadalhin lalaki ka?" Sabit naman ang dalaga na nakakapit sa kanyang batok. "Siyempre naman sa bahay ko, para naman ay masanay ka na." Isinakay ni Marco sa kanyang sasakyan at pinaupo niya ito si Bella sa harapan. Tinitigan ni Marco si Bella. "You're so beautiful babe." Sad ng lalaki. Napatingin si Marco sa manipis na labi ng babae na parabang nangakit sa kanya. Samantalang, nagising si Bella dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. "What? Asan ako? Ang ganda naman sa lugar na ito." Di muna siya gumalaw at pinakaramdaman niya kung baka may masakit sa kanya, pero wala naman. Ngunit biglang napasigaw si Bella dahil nagulat siya sa kanyang suot. "Sino ang nagpulit ng damit ko?" Kaya naman, sumigaw siya ng malakas. Pagbukas ng pinto ay nakita niya ang isang matandang babae at isang lalaki na gwapo. Dali-dali namang umakyat si Losi kung saan ang silid ni Bella. Nagulat siya dahil sa sigaw nito. "Hi babe, what happened? Are you okay? May masakit ba sa'yo?" Tanong naman ng binata. Kitang-kita sa mukha ni Bella, nagulat-nagulat ito. Siguro ay nakalimutan niyang nagkasundo na sila. "Sino ang nagpalit ng aking damit? Ikaw ba?" Tumalikod na lamang ang lalaki, sabay umalis. "No, iha. Ako ang nagpalit sa iyo ng damit. Kumusta ka na? Ako nga pala si Lucy, katiwala ni Sir Marco." "Pasensya na po kayo, Manang Lucy, kung kayo pa po ang nagpalit ng mga damit ko." "Ay nako, iha. Huwag ka nang mahiya sa akin." "Siya nga pala. Mabihis ka na." "Siya nga pala, Bella. Bumaba ka na rin para kumain at sabay kayo ni Sir Marco." "Sige po, Manang Lucy. Marami pong salamat. Ano ba itong pinasok ko? Ano kaya mangyayari sa akin?" Saad naman ang dalaga nang naghilamos ito sa banyo. Kitang-kita sa mukha ng dalaga na pagkamangha sa loob ng kwarto dahil lahat halos ng gamit ay kompleto. May TV at kung ano pa. Kompleto ang mga gamit. Binuksan ni Bella ang isang closet at mas malaki ang kanya nakita doon. Magandang mga damit, maraming dress na kasabit at alam niyang kasya yun sa kanya. Samantalang, si Valerie naman ay gustong lumuwas ng Maynila dahil gusto niya makita si Marco, ang magiging asawa niya. Si Valerie kasi ang direto sa ama ni Marco na maging girlfriend nito, subalit hindi payag si Marco sa kanyang gusto. "Anak, maghintay ka lang, mapasayo din si Marco." Pero sa ngayon ay wala pang tawag ang matandang hukloban na iyon. Sad naman ni Armando sa anak nito na si Valerie. "Pa, gusto ko nang lumuwas ng Maynila. Alam kong makikita ko doon si Bella sa Maynila. Mas lalong maingit yun sa akin." "Marco, paano kung hindi ako magustuhan ng iyong mga magulang? Paano kung mabubuking nila tayo? Huwag mong isipin yun, Bella. Ako ang bahala sa'yo." "Sige, Marco. Gusto ko rin magtrabaho at makaipon para sa kinabukasan ko." Sambit naman ang dalaga kay Marco. Kaya naman, lumapit si Marco at hinawakan ang kamay ng dalaga. "Bella, huwag kang mag-alala. Kasama mo ako." Biglang hinalikan ni Marco ang dalaga sa kanyang labi. Ngunit hindi tumugon ang dalaga dahil iyon ang kauna-unahan niyang halik. Ngunit hindi alam ni Bella kung ano ang gagawin sa paghalik ni Marco sa kanya. Hinalikan siya ni Marco na parabang uhaw na uhaw. Ngunit tumigil din ito sa ginawa niya nang pinigil ang sarili ng kinin ang dalaga. Umalis ang binata at iniwan si Bella na nag-iisa sa silid. Samantalang, habang siya ay nasa silid, tinawagan naman niya ang kanyang kaibigan na si Shane. "Hello Besh, kumusta?" "Hoy, ikaw Shane ha? Ibinigay mo ako talaga kay Marco." Sad naman ang dalaga. Labis naman ang tuwa na nasa kabilang linya. "Labas tayo mamayang hapon.
para di ka naman mabagot dyan. Sad naman ni Shane. O sige Shane, kinahaponan, nagbihis ang dalaga at nagsuot ng magandang kasuotan. Naglagay din siya ng kaunting pulbo sa muka at lipstick. Nilugay din niya ang kanyang mahabang buhok. Lumabas na ito sa silid at nagpaalam na rin sa kanilang katiwala. Wala siyang nabutang Marco sa bahay, kaya naman ay umalis na rin siya. Pagkalabas niya ay sakto ding pagkababa ng kanyang kaibigan sa kanyang sasakyan. Best friend, I miss you. Nagkayakapan ang dalawa at sumakay ulit ito sa kotse. Oh, saan bang nakadating ngayon Shane? Oh Shane, saan ba tayo ngayon? Siyempre naman Bella, sa bar lang tayo ngayon para naman kahit papaano ay marelax ka. Ngunit tumungo na lamang ang dalaga. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nasa bar na sila. Pagpasok nila sa loob ay malakas ang tugtog na sumalubong sa kanila. May sumasayaw sa gilid. Umupo sila sa isang table at umorder na may inom. Bella, kumusta ka na pala? Pag-umpisa ng dalaga. Heto, okay lang naman. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagaya si Shane na sumayaw sa dance floor. Kahit paano naman ay alam ni Bella ang sumayaw at sumabay sa tugtog. At sa kabilang dako naman, hindi inasahan na andun din pala si Marco. Nabigla siya na makita ang dalaga na nakasayaw sa gitna ng dance floor. Bakit nandito ka Bella? Tanong niya sa dalaga na talagang napakaganda sa kanyang kasuotan. Honey, sayaw din tayo. Ayan naman ang babaeng kasama ni Marco na si Anne. Kaya naman na makita ni Bella na may kasamang ibang babae si Marco ay nag-iba ang timpla ng mood nito. Hinabol siya ni Shane at tinanong kung bakit. At iyon nga, itinuro niya si Marco na may kasamang ibang babae. Ngunit nakatingin din si Marco sa kanya. Nakaramdam na ba kaya ng selos ang dalaga? Nahulog na ba ang loob niya sa binata? Kinabukasan, pagising ni Bella ay may naramdaman siyang humalik sa kanyang muka. Good morning sweetie, napagod ka ba? Sambit naman ang binata sa dalaga. Nag-blush ito. Bella, magpakasal na tayo mamaya. May kakilala akong mayor dyan sa may lungsod. Nabigla ang dalaga sa sinabi ng binata. Marco, pagpupanggap din ba ang babakasal natin? Sambit ng dalaga na may halong lungkot sa kanyang muka. Huminga ng malalim ang lalaki at sinabing, no sweetie, hindi ito papanggap. Gusto kong makasal tayo kahit sa mayor man lang para tumahimik ng aking ama. Ngunit paano kung hindi ako nagustuhan ng iyong ama? Alam kong magustuhan kanila. You are perfect for me. Pero mahirap lang ako. Bella, hindi importante sa akin ang yaman. Hindi kita ikinakahiya na mahirap ka. Gusto kitang makilala ng lubusan, Bella. Mamayang hapon ay dadalawin natin ang aking ama sa mansyon. Inamin nga ni Bella kay Marco na nagsiselos siya at nagkaaminan ang dalawa na pareho silang nararamdaman. Kinakabahan ngayon si Bella na nakaharap sa salamin habang tinititigan ang kanyang sarili na nakasuot ng floral dress. Hi sweetie, bakit naman niyata ang lalim na iniisip mo? Sabay halik sa dalaga. Ngayon na ba talaga ang kasal natin, Marco? Yes naman. Kaya naman, maghanda ka na para maging asawa ko. Hinalikan ng dalaga si Marco bago lumabas ito ng kwarto. Pagbaba nila ay naabutan sila ng kaibigang si Shane at si Jake na nakaupo sa sala. Congrats best! Sabay yakap naman sa dalaga. Salamat Shane! Congrats po sa inyo ma'am sir! Sambit naman ang kasamahan nila sa bahay. Nasa mayor's office na ang mga ito at nagpapalitan ng I do. Now, you may kiss the bride. Sambit ni mayor. Hinalikan na binata at naghiyawan ang mga kaibigan nila sa saya. Umuwi na sila sa kondo ni Marco at naabutan nila doon ang ama. Papa, you're here. Yes anak, nagpakasal na pala kayo na hindi ko man ang alam. Papa, gusto kitang sorpresahin. Ano? Sorpresa ba ang tawag mo dito, iho? Buhay pa kami mga magulang mo. Sakto namang paglabas ng ina nitong si Doña Margarita at ang stepbrother nitong si Kenny. Oh brother, congrats! Sabay naman yakap nito. Titig na titig ang mag-asawa kay Bella. By the way, mama, papa, this is my beautiful wife, Bella. Magandang hapon po. Ngunit, ni isa sa kanila ay walang umimik. Mama, papa, are you okay? At doon lamang namasmasan ang mag-asawa. Bakit kaya ganun na lamang ang umasta ang magulang ni Marco? May connection ba sila sa kanya o sa magulang nito? Nakipagbeso-beso ang mag-asawa kay Bella at nagtataka ito kung bakit parang nagulat sila nang makita siya. Iha, you look so familiar. May mga tao akong nakikita sa maamumong mukha.
sambit naman ng ginang na medyo nalulungkot. Ganun po ba ma'am? Sambit ko na lamang sa ginang na pati ako'y nagtataka. Iha, mama na at papa ang tawag mo sa amin dahil asawa mo na ang anak namin. Sige po mama, sambit naman ni Bella. Samantalang kumakain kami at nagkakwentuhan, ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Papa. Hello? Bakit ka napatawag Armando? Pare, luluwas kami ng anak kong si Valerie dyan sa Maynila. Paano ang pinag-usapan natin? Armando, wala tayong pinagkasunduan. Wala akong sinabi sa iyo. Ang alam ko lamang na kapag walang ipakilala ang anak ko sa akin, ay pwede ko siyang ipagkasundo sa anak mo. Ngunit, kasal na ang anak ko. Sambit naman ang doon sa kabilang linya at pinatay ang telepono. Fredo, sino iyon? Sambit naman ni Margarita. Ah, wala, si Armando. Luluwas daw sila ng Maynila kasama si Valerie. Natigilan sa pagsubo ng pagkain si Bella pagkarinig niya sa pangalang Valerie. Marco, sinong Valerie? At Armando, babe, siya sana yung ipapakasal sa akin ni Papa. Ngunit hindi natuloy dahil kasal na tayo. Ano po ang apelyido nila? Iha, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ngayon ay enjoy natin ang oras na ito at mag-honeymoon na kayo ng anak ko. Ginitian na lamang niya ang ginang, ngunit may gumugulo pa rin sa kanyang isipan. Paano kung si Valerie na pinsan niya ang tinutukoy ng mga ito? Ano kaya ang mangyayari sa akin kung sila nga iyon? Bigla na lamang natauhan sa pag-iisip si Bella nang halikan siya ni Marco. Babe, I love you so much. Sad naman ang binata na hindi humihiwalay sa paghalik sa dalaga. At nangyari na nga ang gusto nilang mangyari sa kanilang honeymoon. Kinaumagahan ay nagising na lamang si Bella na walang sa katabi nito ang kanyang asawa. Mabilis siyang bumangon at nag-ayos at dalidaling bumaba sa hagdan. Iha, hindi ako mapakali kagabi. Kapag nakikita kita ay naalala ko ang aking matalik na kaibigan. Muling pagkalungkot ng matanda, hinawakan ni Bella ang kamay ng ginang para naman maibsan ang lungkot na nadarama. Alam mo iha, kamukhang kamukha mo si Pril. Di na ituloy ng ginang ang kanyang sasabihin dahil dumating na si Marco. Nagkangitian ang dalawa, ngunit napawi iyon na makita niya kung sino ang nasa likuran nito. Nakita ni Bella si Valerie at ng kanyang ama na nakasunod kay Marco. Hindi maipinta ang pag-alala sa mukha ni Bella. Naghalong emosyon ang kanyang naramdaman. Napansin ito ng kanyang asawa, kaya naman ay dali-daling lumapit ito at niyakap siya. Samantalang, nakita rin siya ni Valerie at gulat na gulat din ito at dumidilim ang mukha sa galit. Ano kaya ang mangyayari kay Bella sa ngayong nagkita na sila ulit ng pinsan? Kitang-kita ni Marco si Valerie na nanilisik ang kanyang mga mata habang nakitingin kay Bella. O iha, kumusta naman ang biyahe? Okay lang tita, saad naman ni Valerie dito? By the way, kumare, sambit naman ang ama ni Valerie. Sino siya? Sabay turo kay Bella. Oo nga tita, sino siya? Dugtong ni Valerie na siyang ikinagulat ni Bella. Alam ni Bella na may binabalak ito laban sa kanya dahil nagpanggap ito na hindi siya kilala. Valerie, siguro naman ay kilala niyo ang asawa ni Marco. Siya nga pala si Bella Fuentes. By the way, are you related to each other? No, hindi namin kilala ang babaeng iyan. Sambit naman ni Valerie. Biglang nagsalita si Bella at sinabing, are you sure? Di niyo ako kilala? Ang pagkakaalam ko ay Fuentes din ang apelyido niyo. Fuentes nga ba talaga? Sambit ni Bella na pinipigilan lamang ang galit niya sa mga ito. Bakit Bella? Pinagdududahan mo ba kami? Sa palagay mo ay magkakilala tayo? Sagot naman ng kanyang tiyo na namumula ang kanyang mukha. Oh, tama na yan. Awat ni Marco sa mga ito dahil alam niyang pinag-iinitan na mag-ama ang kanyang asawa. Dahil ang alam ni Marco ay nagagalit ang mga ito dahil di natuloy ang kasal nila Valerie. Ngunit doon nagkamali si Marco dahil hindi niya alam ang buong istorya ng buhay ni Bella. Ano po pinupunta niyo dito? Sambit naman ni Marco sa mag-ama. Iho, hindi ka ba sinabihan ng ama mo na si Valerina ang magiging kasama mo sa kumpanya upang ayusin ang mga ito? Nagulat man si Marco sa narinig. Magpuprotesta sana ito, ngunit biglang nagsalita ang kanyang ama na si Fredo. Anak, Marco, napag-isipan ng mag-ama na ipasok si Valerie sa ating kumpanya.
Tiyak na mapapatakbo ninyo ng maayos ito. Ngunit Papa, ang daming branas natin sa kumpanya. Bakit sa pinagtatrabahoan ko pa? Biglang sumingit si Valerie na nagsalita. Ikaw naman, Marco, parang ayaw mo yata makasama ako sa kumpanya. Sa tutusin lamang eh, malaki naman ang nambag namin dito. Pwede mo rin gawin ang asawa mo bilang janitress. Biglang nag-init si Marco dahil sa sinabi ni Valerie. How dare you to talk that way in front of us, especially with my wife? You leave me now. Sigaw ni Marco sa mag-ama, pero inawat ito ni Doña Margarita. Hinawakan ni Bella ang asawa sa braso ng mahigpit at sinabi kung pwede siyang papasok sa kanilang silid. Iniwan ni Bella ang kusina at dali-dali itong umakyat sa kanilang kwarto. Ngunit sa pagpasok nito ay nakita niya sa labas si Kenny, ang stepbrother ni Marco. Kapatid niya ito sa ama. Nakangisi ito, nakatitig sa kanya na parang may binabalak itong masama. Dali-daling pumasok si Bella sa kwarto at sinarado ito. Kumakabog ang kanyang dibdib sa galit sa mag-ama. Tinawagan niya ang matalik na kaibigan na si Shane at sinabi dito ang lahat-lahat na nangyari. Ano besh? May binabalak ang mag-amang iyan? Bakit napanggap sila na di kanila kilala? Iyan ang malaking katanungan sa ulo ni Shane. Bella, sabihin mo kay Marco na magkaanak kayo at sila ang dahilan kung bakit ka napadpad sa Maynila at walang wala. Sila ang nagnakaw ng kayamanan nyo na naiwan ang magulang mo para sa'yo. Sambit naman ni Shane sa kabilang linya. Huwag mo na ngayon, Shane, pero kung gusto nila ng laro ay sige, pagbibigyan ko sila. Babawiin ko lahat kung anuman ang meron sila ngayon. Sige Bella, ikaw ang bahala. Dito lamang ako sa likod mo kung kailangan mo ako. At mag-ingat ka palagi. Sambit naman ang kaibigan bago nito binaba ang telepono. Samantalang, hindi maintindihan ni Margarita kung bakit ganoon na lamang ang pagkatitig ni Valerie kay Bella at ganoon din si Armando. Tama kaya itong kutob niya na magkakilala sila? At higit sa lahat, sino nga ba talaga si Bella? Kapag nakikita ko ang maamong mukha ni Bella, ay nakikita ko sa kanya ang matalikong kaibigan na si Frela Sebastian at ang asawa nitong si Peter. Ang daming katanungan ang sumagi sa isipan ni Doña Margarita na di niya kayang mahanap ang kasagutan. Ang alam lamang niya kasi ay namatay ang kaibigang si Frela sa isang car accident kasama ng kanyang asawa na tutungo sana ito sa airport para sa isang business trip. Bella, sino ka? Ikaw ba ang anak ng kaibigan namin? Naputol ang pagmunimuni ng Doña nang dumating si Valerie upang magpaalam dito. Hi tita, nadisturbo ba kita? Hindi naman iha. Siya nga pala tita, pumayag na si Marco na magkasama kami sa kumpanya. Sambit nito sa ginang. Labis naman ang saya ni Valerie dahil pumayag na si Marco na magkasama sila sa kumpanya at sisirain daw niya ang pagsasama nila ni Bella. Samantalang, nakarating na si Valerie at Armando sa kanilang kondo at nabutan sila ng kanyang ina. O Valerie, Armando, para yatang di maipinta ang inyong pagmumukha. May problema ba? Malaking problema, Mama. Alam niyo ba yung pamangkin mong si Bella ay nasa bahay ni Marco at higit sa lahat, mag-asawa sila. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Valerie? Armando, totoo ba ang sinabi ng anak mo? Oo, totoo. Sigaw ni Armando sa asawa. Hindi ito pwede mangyari. Bukas na bukas din ay pupunta ako. Samantalang, pinuntahan ni Marco ang kanyang asawa sa kwarto at naabutan itong nakaupo sa gilid ng kama at malalim ang kanyang iniisip. Hinawakan niya ito sa balikat at parang doon lang bumalik ang isip ni Bella. Babe, umalis na sila. Makalipas ng ilang linggo ay naisipan ni Bella na dalawin ang kanyang asawa sa kumpanya. Hindi pa muna siya pumasok bilang sekretarya dahil medyo hindi maganda pa ang kanyang pakiramdam. Naghanda si Bella ng lunch nila ni Marco para doon na rin siya kakain. Samantalang, ang mga magulang naman ni Marco ay bumalik na ito sa mansyon. Paminsan-minsan ay dumadalaw ito para kumustahin silang mag-asawa. Nakarating na si Bella sa opisina na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Pagkasakay niya sa elevator ay siya rin pagpasok ng kanyang tiyang si Miding. Nanilisik ang mata, ngunit di niya kayang saktan si Bella dahil may kasama sila sa loob ng elevator. Nilapitan niya ito sabay sabing, ang kapal ng mukha mo Bella, inagaw mo ang lalaking para sa anak ko. Hindi ka nababagay sa kanya. Bella,
sinansangan ka dapat na babagay. Kung sa tingin mo ay nakaapa ka ng langit, dyan ka nagkakamali. Ako ang unang nakilala niya. Ako ang kanya pinakasalan. Huwag kang makampante siya. Dahil lahat ng akin na kinuha niyo ay babawiin ko. Sabay ang pagbukas ng elevator at umalis na doon si Bella. Naiwang nagagalit ang tiya niya sa loob ng elevator. Samantalang medyo nahihilo pa si Bella pagkalabas niya ng elevator. Sakto ring nakita niya si Marco at tinawag niya ito. Napapasok siguro sa kanya si Lid na opisina. Tuwang-tuwa si Marco nang tawagin ko siya. Nang lumapit ako sa kanya ay biglang nagdilim ang aking paningin. Kaya naman, iyon ang dahilan upang matumba si Bella sa sahig. Mabuti na lamang at nasalaw ito ni Marco. Samantalang, nagpanik itong si Marco at isinakay niya ito sa kotse sa malapit na ospital. At tinawagan niya ang kaibigan ni Bella, gayon din ang mga magulang niya. Maya-maya pa ay nakarating na rin ang kanyang mga magulang at gayon din naman ang kaibigan nitong si Shane. Bakit anak? Ano nangyari kay Bella? Mama, tiningnan pa ng doktor. Maya-maya ay lumabas din ang doktor mula sa kwarto. Dok, kumusta po ang asawa ko? Mr. Marco, your wife is fine. Congrats, iho. 2 weeks pregnant na ang asawa mo. Talaga po. Tuwang-tuwa naman ang sambit ni Marco. Gayon din naman ang mga kasama nito. Hindi may pinta ang mukha sa sobrang saya nila. Dali-daling pumasok si Marco sa silid ng asawa at nakita itong wala pa ring malay. Maya-maya pa ay nagising na rin si Bella. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at unang nakita niya ang kanyang asawa at ang biyanan at si Shane. Babe, ano nangyari? Babe, nahilo ka kanina. Kaya naman ay dinala kita rito. Ang sabi ng doktor ay 2 weeks pregnant ka. Nang nalaman nito ni Bella ay labis ang kanyang excited. May anak na kami ni Marco. Dito ko na napag-isipang sabihin sa kanya ang katotohanan. Mama, Papa, Marco, may sasabihin ako sa inyo. Nagkatinginan ang tatlo at hinawakan ng asawa ang kamay ni Bella. Ano yun, babe? Samantalang, tahimik lamang si Shane sa gilid ni Bella. Mama, Papa, ang totoo niyan ay pinsan ko po si Valerie. Kapatid ni Papa ang mami niya. Nabigla ang tatlo sa sinabing iyon ni Bella. Teka lang, Bella, bakit sinabi nilang hindi ka nila kakilala? Higit sa lahat ay bakit kailang itago nila sa amin na pinsan ka? Mama, iyon ang hindi ko alam kung bakit hindi nila pinagtapat sa atin. Kaya nga ay ipinagtapat ko na sa inyo ngayon dahil natatakot ako, lalo na buntis ako ngayon. Kaya pala, iha, na lalong pamilyar sa akin ang mukha mo. Alam mo, iha, ang aksidenteng naganap sa iyong mga magulang ay sinasadya. May nagsira ng preno, kaya naman naaksidente sila. Labis ang pagagulat ni Bella sa narinig nito. Pumunta si Valerie sa office ni Marco, ngunit wala siya roon. Tinanong niya ang kanyang staff at sinabing isinugod nga daw si Bella sa ospital dahil nahimatay ito. Buti nga sa kanya, sana'y mawala na siya. Sige lang, Bella, magbakasaya ka ngayon. Paghihirap ang ipaparanas ko sa iyo. Sambit naman ni Valerie habang paalis ito sa kumpanya. Pauwi na sina Bella sa kondo ni Marco. Baby, anong gusto mong kainin? Gusto ko ay ice cream. Sige, Bella, antay mo ako dito, ha. Samantalang, hinaplos naman ni Bella ang kanyang tiyan nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Unregistered number ang nakasulat dito, kaya naman ay nagdadalawang isip siyang sagutin ito. Pero sinagot pa rin niya, baka naman emergency. Hello? Sino po sila? Oh, Bella, kumusta ka na dyan? Nagulat siyang si Valerie ang tumawag. Valerie? Bakit? Saan mo nakuha ang number ko? Bella, I have my connection, Bella. Huwag kang makampante, Bella, sa buhay ngayon. Dahil baka bukas, sa lansangan ka na pupulutin. Labis ang pagtawa ni Valerie sa telepono, kaya naman pinatay niya ito. Hindi makapaniwala si Bella na si Valerie ang tumawag sa kanya. Hindi pwede ngayon. Nagdadalang tao ako. Hindi ako papayag na apihin nila ako. Bumaba na lamang si Bella sa kusina para antayin ang kanyang asawa. Hindi na lamang ikinuwento ni Bella ang pag-uusap nila ni Valerie dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang asawa. Kinabukasan, isinama ni Marco itong si Bella sa opisina. Nabutan nila doon ang mga magulang at ganoon din si Valerie. Taas kilay na tiningnan ni Valerie si Bella
na nakahawak sa braso ng asawa. Napansin ni Valerie na medyo umumbok na ang tiyan ni Bella. Nakatuon lang doon ang kanyang tingin. Hindi. Hindi maaaring mabuntis si Bella. Sisirain ko ang magandang relasyon nila. Hindi ako mapayag na maging masaya si Bella. Kanina pa naghihintay ang mga kasamahan natin sa room. Ang tinutukoy ni Fredo ay ang mga matataas na tao na kasama nila sa kumpanya. Pumasok na sila sa loob at ipinakilala sa kanila si Bella. Ladies and gentlemen, I would like to introduce our new CEO of this company. Please welcome. At biglang tumayo si Valerie na ang lapad ng ngiti nito dahil ang alam niya na siya ang tinutukoy dito. Please welcome, Bella. Tumayo si Bella at nakatingin sa kanila. Nagulat naman si Valerie at ang kanyang ama. What? Siya ang bagong CEO ng kumpanya ito? Yes, Valerie, ako ang bagong CEO ng kumpanya ito. Pagmayaari ko ito, sa akin ang kumpanya ito. Valerie, ito ang tandaan nyo ni Tito Armando. Lahat ng kinuha nyo sa akin ay babawiin ko. Ibabadama ko sa inyo ang dinanas ko sa kamay ninyo. Anong ibig sabihin nito, Fredo? Sambit naman ni Armando. Armando, sinabi na sa amin lahat ni Bella. Lahat ng sa kanya ay nailipat na sa pangalan niya. Ano? Hindi maaari ito. Sigaw ni Meding, natsyahin naman ni Bella. Guard! Sigaw ni Marco, palayasin mo na mga ito. Kinilagkad ng mga gwardiya palabas ng kumpanya sina Valerie, Armando at Meding. Pinakilala naman ni Don Fredo si Bella sa kasamahan ng maayos bago bumalik sa opisina si Marco. Nakahinga ng maluwang si Bella. Umupo ito sa katabi ng asawa. Hindi na pinakulong ni Bella ang pamilya ng kanyang tiyahin dahil naawa siya sa mga ito. Ayos lang daw sa kanya na kahit papaano ay nabawi niya ang kanyang pagmamayari. Pero mainiwan pa rin siya sa kanyang tiyahin na konting pera para sa pag-uumpisa nila sa buhay. Makalipas ng 7 buwan ay ngayon lang ulit nagpakita ang chummy ding niya. Ang alam kasi ni Bella ay tahimik na ang kanilang buhay, ngunit nagkamali siya. Nasa hospital ngayon si Bella kasama si Marco para magpa-check up dahil kabuhanan niya na ito. Dito niya napagtanto na kambal pala ang anak nito, isang babae at isang lalaki. Sobrang saya ng mag-asawa nang lumabas na ang resulta. Samantalang kitang-kita naman ni Valerie itong si Bella na masayang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nandito siya sa likod ng bahay ni Marco para magmasid-masid. Ibinalita ni Marco sa kanyang mga magulang na kambal ang dinadala ng kanyang asawa, kaya naman ay di magkamayaw ang tuwa nito. Dali-dali kong inayos ang aking mga gamit dahil gusto ko nang umuwi sa aming bahay dahil namimiss ko na ang aking asawa dahil lagi na akong busy nitong mga nakarang araw. Baka mamaya ay magtampo na sa akin ang aking asawa. Nasa parking lot na ako na makita ko si Jake na kumakaway sa akin. Nilapitan ko ito at kinumusta. Pare, kumusta ka na? Marco, tara samahan mo ako. Mag-bar muli tayo dahil ngayon lang tayo muli nagkita. Pumayag naman si Marco. Pumunta sila sa bar kung saan sila unang nagkita ni Bella. Umorder sila ng mainom. Pare, kumusta? Kumusta naman ang buhay mag-asawa? Naku pare, eto masaya. Lalo na't magkakanak na kami. Wow, congrats pare. Medyo naparami sila ng inom. Sa di inaasahan ay nakita ni Marco si Valerie na nakatingin sa gawin nila. Nilapitan niya ito. Anong ginagawa mo dito? Bakit Marco? Bawal ba ako mag-bar? Medyo lumapit ang dalaga kay Marco at biglang nilapit nito ang labi na magkadikit. May nag-flash ng camera sa gawin nila bago umiwas ang babae. Ay sorry Marco, out balance ako. Di pinansin ni Marco ang dalaga at muling bumalik na lamang ito sa kinaupuan niya. Hinanap niya si Jake ngunit wala ito sa table. Nasa kabilang table pala ito. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon si Valerie na lumapit kay Marco. Hinahaplos ito na tila ba inaakit. Inisang lagok ni Marco ang kanyang alak. Ngunit hindi niya alam na mayroon pala itong inlagay na pampatulog sa kanyang inumin at unti-unti siyang nahihilo. Inakay siya ni Kenny na stepbrother nito at dinala sa pinareserve na kwarto. At doon ay hiniga si Marco sabay ni Valerie. Isang malaking plano ang ginawa ni Kenny at ni Valerie para sirain ang relasyon ng mag-asawang Marco at Bella. Hating gabi na ngunit wala pa rin Marco ang dumating sa bahay nila.
Naganda pa naman si Bella ng kunting salo-salo dahil iyon ang mansari nila. Ngunit nabaliwala ang kanyang effort. Nangyak-ngyak na lamang siya at hinaplos ang kanyang tiyan. Naisipan na lamang niya umakyat sa kwarto at doon na lamang hintayin ang asawa. Tinawagan niya ang asawa ngunit nagulat siya nang si Valerie ang sumagot nito. Hello, Bella? Hinihintay mo ba ang asawa mo? Kasama ko siya ngayon dito. Di makagalaw si Bella sa kinatatayuan niya, sabay pag-agos ng mga luha. Di siya makapaniwalang si Valerie ang sumagot ng tawag niya at kasama niya ito sa kama. Gulong-gulo siya sa oras na yon. Tinawagan ang kaibigan na si Shane na natutrabaho sa bar. Bella, napatawag ka. Anong oras na ba? Ating gabi na yata. Hello, Bella. Umiyak ka ba? Shane, si Marco. Magkasama sila ni Valerie. Pwede bang samahan mo ako ngayon dito? Ngayon na. Sige na. Sige, antay mo ako dyan. Nakarating na si Shane sa kinaroroonan ni Bella. Dali-dali itong pumasok sa kwarto ng kaibigan at doon niya nakita ang kaibigang umiiyak. Nilapitan niya ito at niyakap. Tahan na, Bella. Ano bang nangyari? Asa na ba ang asawa mo? Ipinakita kay Shane ang mga litrato mula kay Valerie na magkasama sa isang kwarto, sina Marco at Valerie. Laking gulat ng kaibigan na makita at nagumapaw ang galit ng mga ito. Tahan na, Bella. Makasama iyan sa bata mo. Shane, aalis ako dito. Hindi ko kayang harapin si Marco. Parang awa mo na, samahan mo ako. Sige, Bella, kung yan ang gusto mo. Si Shane ang nag-impake ng mga gamit ni Bella. Bago umalis ang mga ito ay iniwan ni Bella ang cellphone. Kinuha ni Bella ang perang itinago niya para may magamit sila. Pagkasakay nila ng kotse ay nilingon niya ulit ang bahay. Labis ang pagkaawa ni Shane sa kaibigan na ngayon ay nakatulog dahil sa kalungkutan. Maya-maya lamang ay biglang nagising at napasigaw itong si Bella. Shane! Shane! Manganak na yata ako! At doon ko nakita na nahihirapan itong si Bella. Mabuti na lamang at sa unahan ay manakita kaming ospital. Kaya naman ay tinawagan ko agad ang guard na nakabantay sa labas. Dali-dali naman kaming tinulungan na ipasok si Bella sa kwarto. Natatakot ako sa aking kaibigan. Ngunit makalipas ng 3 oras ay lumabas na ang doktor. Dok, kumusta po ang aking kaibigan? Kumusta ang mag-ina? Tinapik ako ng doktor sabay sabing, ligtas na ang mga bata, ganun din ang ina. Nakahinga ako ng maluwang bago ako nagtungo sa room ni Bella. Nakatulog si Bella nang abutan ko. Kaya naman ay sinundan ko na lamang ang nurse na nagdala ng mga bata. Nakita ko ang kambal na dinadamitan. Talagang ang cute nila. Bumalik na ang mga nurse, karga-karga ang kambal. Sakto ring nagising si Bella. Naiyak ito at kinuha ang 2 sanggol na inilagay sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan namin ang kambal ay di ko maiwasang makangiti. Sobrang ang cute nila. Mas malakas ang dugo ni Marco dahil kamukha niya ang mga ito. Samantalang, pagmulat ng mga mata ni Marco ay hindi si Bella ang nakita niya kundi si Valerie ang kasama niya sa kama. Valerie, anong nangyari? Asan ako? Dali-dali akong tumayo at isa-isang sinuot ko ang aking mga damit. Honey, relax! Sambit ni Valerie na nagpakulo ng dugo ko. Valerie, alam kong pakana mo ito. Dali-daling dinampot ni Marco ang cellphone at lumabas na ito. Agad siya nagmaniho at patungo sa kanilang bahay. Dali-daling bumaba si Marco at tinakbo ang hagdan papasok ng kanilang kwarto. Nabutan niya ang kwarto. Walang Bella na nakatulog at puro damit na lamang ang nabutan niya sa kama. Nakabukas ang closet. Kinakabang lumapit si Marco at nakita niya doon ang cellphone ni Bella. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga larawan nila ni Valerie. Sumigaw si Marco kasabay ng paghagis ng cellphone sa pader. Dali-dali namang pumasok si Manang Lucy at nabutang madaming nagkakalat na damit sa sahig. Iho, Marco, nasaan si Bella? Kabuhanan niya ngayon. Biglang natauhan ang lalaki at mahigpit na hinawakan si Manang Lucy sa balikat. Nasaan ang mag-ina ko? Sambit nito sa katiwala. Marco, ano bang pinagsasabi mo? Naghanda ang asawa mo kagabi dahil ang sabi niya ay mansarin niyo. Hindi ka ba umuwi kagabi? Doon na lamang nag-guilty ang lalaki. Nagkagulo sa bahay ni Marco dahil ngayon sana ang araw na mga anak si Bella. Ngunit nawala siya. Galit na galit si Marco dahil alam niyang naset up siya ni Valerie. Shane,
Maraming maraming salamat dahil nandyan ka palagi para sa akin at para sa mga anak ko. Sambit naman ni Bella na maluwang luha na nakatingin sa kanya mga anak habang mahimbing na natutulog. Bella, gaya ng sinabi ko sa'yo, lagi ako nandito kung kailangan mo ng tulong ko. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Ang isipin mo ngayon ay ang sarili mo at ang anak mo. Magpakalakas ka. Alam kong darating ang araw na magkikita kayo muli, ang pinsan mo at natiyahin mo. Alam kong hindi titigil ang asawa mo na hanapin kayo, kaya naman ay magpakatatag ka. Paghandaan mo ang muli ninyong pagkikita. Mahabang pahayag naman ng kaibigan. Samantalang, gumawa din hakbang si Don Alfredo para hanapin at imbestigahan ang pagkawala ni Bella at ng kanyang mga apo. Gayun din naman ang nangyari sa bar at sa pagkamatay ng mga magulang ni Bella. Samantalang, nag-umapaw naman ang galit ni Marco dahil sa pangyayaring iyon. Samantalang, patuloy naman sa paghahanap si Marco sa kanyang mag-ina. Okay lang ba sila? Sana ay nasa mabuti silang kalagayan. Ang daming katanungan sa utak ni Marco. Halos ikakabaliw niya iyon. Hindi ko mapapatawad ang mga gumagawa nito sa amin. Magbabayad kayo. Pinuntahan ni Marco ang kaibigan ni Bella na si Shane, ngunit wala ito roon. Alam mo Jake, sobrang nag-alala ako sa mga mag-ina ko dahil di ko sila mahanap. Tinapik na lamang siya ng kaibigan. Marco, pasensya ka na kung nangyari ito sa'yo. Sana, hindi na sana ako umalis pa doon sa lugar na yun. Nakalipas ng 2 linggo sa paghahanap sa mag-ina ay wala pa rin silang balita dito. Hindi pa rin bumalik sa Maynila si Shane dahil parang ayaw niyang iwan ang mga kambal at walang katulong doon si Bella sa pag-aalaga. Nalaman naman ni Valerie na pinaimbestigahan siya ni Marco. Sinabi sa kanya ni Kenny, kaya naman ay hindi mo na siya makagalaw ngayon. Nandito siya palagi sa kondo. Hindi lumalabas dahil alam niyang may nagmamasid sa kanya sa lahat ng kanyang kilos. Papa, kumusta na? Wala pa rin bang balita kung saan lungga natatago si Bella? Tanong naman ito sa kanyang ama habang nakipag-inuman sa mga tauhan nila. Ma, may sadya ako sa iyo kung bakit ako tumawag. Kailangan ko ng tulong niyo. Gusto kong mailayo dito ang kambal ko sa Pilipinas. Ang ibig kong sabihin, ma, na ilayo niyo siya dito para naman hindi siya madamay. Oo, may mga armadong kinuha si Armando para patayin ang pamilya ni Marco at ganoon din kina Bella para wala nang makadlang pa sa mga plano nila. Valerie, huwag mo kong turuan kung ano ang dapat kong gawin. Kausapin mo ang magaling mong ina na laging humahadlang sa plano natin. Si Mama? Bakit niya hinahadlangan ang plano natin? Ano ba ang mas matimbang sa kanya? Tayo ba o yung pamangkin niya? Kung sa bagay ay magkadugo nga sila. Pa, baka naman gusto mong patayin natin si Miding. Sa totoo lamang ay hindi ko naman siya tunay na ina. Huwag mo na ngayon. Pain natin siya. Alam ko na hindi kayang masisigmura ni Bella na mamatay ang kanyang tiyahin. Sabay naman halakhak ang mga ito na parabang kakaiba. Samantalang, hindi napansin na mag-ama na narinig wala ni Miding ang kanilang pinag-uusapan. Itinuring niyang pamilya ang mga ito. Labis ang kanyang pagsisisi dito, ngunit wala na siyang magagawa na maibalik ang lahat. Hindi na lamang siya nagpalata si Miding na narinig niya ang usapan ng mag-ama. Para gayon, hindi rin siya mapatay. Gusto niyang tumaka sa kamay nila Armando at hanapin si Bella upang sabihin ang katotohanan. Sa kabilang banda naman ay masayang inilaro ni Bella ang kambal niya. Tuwang-tuwa naman ang kambal kapag kinikiliti siya ng ina. Namimiss man ni Bella ang asawa ngunit pinipigilan na lamang niya ang kanyang sarili na bumalik ng Maynila dahil alam niya kung ano ang kapahamakan na madatnan niya doon. Samantalang si Shane ay busy naman sa telepono at hindi mapakali. Nilapitan niya ito at kinausap. Shane, ayos ka lang ba? Bella, ikaw pala. Nagulat siya na makita si Bella. Bakit parang nagulat ka yata? Bella, I'm sorry. Bakit? Anong ginawa mo? Kalmadong tanong naman ni Bella sa kaibigan. Bella, alam ni Jake kung nasaan tayo. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan para naman ay hindi siya mahirapan. Alam mo naman diba na may relasyon kami? Shane, siguraduhin mo lamang na hindi iyon pagsasabi ni Jake sa ibang tao. Para naman ito sa kaligtasan natin. Oo Bella. Samantalang sinabi naman ni Jake sa kanya na minabuti nga na umalis sila dahil nalaman nilang kagagawan lahat iyon ni Kenny, Valerie at ng kanyang tiyohin na si Armando. Ang tiyahin naman niyang si Miding ay wala pang balita kung nasaan na ito.
Sinabi din ni Jake kay Shane na nilagyan ng pampatulog ang alak na inumin ni Marco. Walang nangyari sa kanila ni Valerie. Talagang sinadya na iyon para magkahiwalay silang dalawa. Ang kapal talaga ng lalaking iyon. Paano niya ginawa iyon kay Marco? Samantalang magkapatid sila. Bella, sino niya Margarita? Lagi nakakulong sa kwarto. Hindi masyado makausap. Sobrang nag-alala iyon sa inyo at sa kambal. Nalulungkot si Bella sa ibinarita ni Shane, lalo na ang donya na nagmamahal sa akin na tunay na anak. Nagplano sina Shane at Bella kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit kinakailangan nila ng tulong ng mga biyanan. Nagdadalawang isip na tawagan ni Bella ang telepono sa bahay ng mga ito. Baka kasi iba ang sumagot. Tinawagan ni Bella ang telepono sa bahay at may sumagot nito saktong ang donya Margarita. Labis naman ang sayang naramdaman ng matanda dahil nakausap niya si Bella at maayos naman ang kalagayan ng mga kambal. Ngunit ang pagkiusap ko sa iyo, mana, huwag mo munang sabihin ito kay Marco. Ayaw kong mapahamak ang mga anak ko. Kahit anong oras kasi o araw ay mahanap kami ni Valerie. Sige ma. Pumayag naman ang dalawang matanda at kumuha sila ng private plane para pumunta sa France. Mangiyak-ngiyak naman itong si Doña Margarita nang makita niya ang dalawang kambal na apo. Niyakap niya ito ng mahigpit at ikinagalak na makita. It's been 5 months ngunit di pa rin nakikita ang mag-ina ni Marco. Kalis lamang ng kanyang papa at mama at pupunta ito ng France para naman doon maibsan man ang sakit na naramdaman ni mama sa pag-aalala sa mag-ina. Ngunit ang totoo niyan ay hindi pala alam ni Marco ang tunay na plano ng kanyang mga magulang. Samantalang, hindi pa rin nahuli ang kanyang stepbrother na si Kenny. Tumakas sa mga ito matapos magtago. Ngunit may galamay pa rin ang mga ito na nagmamanman sa amin. Sinubukan nilang patayin si Papa ngunit di sila nagtagumpay. Lumipad na ang dalawang matanda kasama ang apo sa branch. Samantalang naiwan naman si Shane at Bella sa Boracay. Gusto niyang harapin ang sumira ng kanyang pamilya. Hindi pa sila nakontento at sinunog pa nila ang bahay namin na siyang tirahan at alaala na lamang ng aking mga magulang. Kitang-kita sa mga mata ni Bella ang puot at galit na matagal na niyang kinikimkim. Si Armando pala ang pumatay sa magulang ni Bella. Ginalaw niya ang preno ng sasakyan sa gayon ay pag-isipang aksidente ang nangyari. Nahulog sa bangin ang sasakyan ng mga magulang dahil nawalan ito ng preno. Samantalang, naghanda na sina Bella at Shane para bumalik ng Maynila. Shane, handa na ako ngayon. Madaling araw nang nakarating sila sa Maynila, ngunit dumiretso lamang ito sa motel at doon na lamang muna sila nagpahinga at kumain. Halong-halo ang kanyang emosyon na naramdaman ni Bella. Sa oras na iyon, handa na kaya si Bella na harapin si Marco? At higit sa lahat ay matapang na kaya siyang harapin si Valerie kung sakaling mag-cross muli ang kanilang landas? Nang nalaman ni Valerie na sa Boracay pala natatago si Bella ay pinuntahan niya iyon. Ngunit namigo sila. Walang nabutang Bella roon. Sobrang nagalit si Valerie at ang mga tauhan nito. Hinulughog nila ang buong pamamahay ngunit walang natagpuan. Kaya naman ay sinunog na lamang ni Valerie ang rest house ni Shane. Ibinalita ni Jake ang pangyayaring paghahanap ni Valerie sa Boracay kay Marco. Hindi mapakali si Marco sa nabalitaan. Ngunit, Jake, nasaan ang mag-ina ko? Nasaan sila? Hating gabi na ngunit hindi pa rin mapakali si Marco. Inayos niya ang kanyang mga baril. Naramdaman ni Marco na may pumihit sa doorknob at iunting binuksan ito. Nagtago si Marco sa kabinet at ipuputok na sana niya ang kanyang baril sa taong pumasok ngunit nabigla siya na makita ang kanyang asawa. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Marco. Gayon din naman si Bella. Unti-unting lumabas si Marco at binaba ang baril. Dali-daling lumapit sa asawa at niyakap ito. Bella, nasaan ang anak natin? Nasaan sila? Marco, ang anak natin ay pinasama ko kay mama at papa sa France para naman ay maiwasan nila ang kaguluhan dito. Samantalang, nalimpungatan si Bella at Marco sa biglang pagring ng telepono. Pagtingin ni Bella ay kaibigan pala nito ang tumawag na si Shane. Hello Bella. Long time no see. Biglang kinabahan si Bella dahil si Valerie ang nasa kabilang linya. Valerie, nasaan ang kaibigan ko? Anong ginawa mo sa kanya? Bella, Bella, alam mo ba na hawak ko din ngayon sa liig ang tiyamiding mo? Ano? Napakawalang hiya mo talaga, Valerie. Pati ang ina mo ay dinadamay mo. Ha ha ha. Bella, huli ka na sa balita. Hindi ko ina si Miding. Hindi kami magkadugo. Kaya kahit patayin ko siya, ay wala akong pakialam. Ha ha ha. Gusto mo pa bang makita ang kaibigan mo at ang tiyahin mo? Kang tatawag ng pulis at magdala ka ng 5 milyon.
isend ko sa iyo ang eksaktong lokasyon at agad na pinatay ni Valerie ang telepono. Napahawak na lamang sa ulo si Bella at naupo. Sana ako kukuha ng 5 milyon. Nagkatinginan naman sina Marco at Jake na nagpaplano kung ano ang gagawin nila. Samantalang, si Jake na ang nagbigay ng 5 milyon na dadalhin ni Bella. Pinagsuot nila ito ng bulletproof at nagbigay ng 2 baril na tinago nila sa ilalim ng jacket. Ako nang mauna para hindi halatang may kasama ako. Nakarating na ako sa isinend ni Valerie na address. Malayo-layo ito sa Kabiasnan, isa itong warehouse. Nagtago muna ako sa gilid. Doon ko nakita si Chamiding at Shane na nakatali. Hindi ko maiwasang maawa sa kanila. Bravo, bravo! Nagpalakpakan si Valerie. Nakita ko nandun din si Armando, nakaupo, at ganun din si Kenny. Valerie, andito na ako. Andito na yung pera. Pakawalan mo na sila. Ano? Bella, Bella, hindi kadali iyon. Samantalang dumating na rin si Marco at Jake kasama ng mga tauhan nila at ilang pulis. Pinalibutan nila ang warehouse. Di mo na sila nagpakita. Valerie, pakawalan mo na sila. Di ba ako ang kailangan mo? O naduduwag ka lang? Ang mga nakatali lang ba ang kaya mong saktan? Nagalit si Valerie at lumapit ito kay Bella. Akmang sasampalin niya ito. Sinampal ni Valerie itong si Bella nang ubod ng lakas na nagpadugo ng kanyang labi. Pinunasan ito ni Valerie at doon mas lalong nagalit siya. Sinuntok niya sa tiyan si Bella. Walang makialam. Samantalang inunahan siya ni Bella at ipinutok ang baril malapit sa tenga ni Valerie. Napasigaw na lamang ang dalaga. Nagagulo ang lahat. Lumabas na Marco at samantalang tumayo itong si Valerie at kinuha ang baril. Nagkatutukan ang mga ito. Sige, iputok mo. Sigaw ni Bella. Talagang hindi ako magdadalawang isip na gawin iyan. Nagagulo na ang lahat. Lumabas na sina Marco at nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Valerie. Nakatakas na sina Shane at si Alimiding. Sinabunutan ni Bella si Valerie. Hinila niya ito at pinusasan ng mga pulis. Ilang minuto pa ay nahuli na rin si Armando at Kenny. Mabubulok kayo sa kulungan. Sabit naman ni Bella. Lumapit si Bella kay Valerie at sinampal niya. Gayon din naman ang ama nito. Yan ang kabayaran sa pagpatay ninyo sa mga magulang ko. Samantalang, lumapit din si Marco kay Kenny at sinuntok ito. Sakim ka, Kenny. Sakim ka. Ang bilis ng pangyayari, inagaw ni Valerie ang nakasukbit na baril ng pulis at ipinutok ito kay Bella. Ngunit agad na niyantok siya ng tiya at siya ang natamaan sa dibdib. Agad namang pinutukan ni Marco si Valerie. Sakto naman ito sa noo. Humarap si Bella at niyakap ang tiya Miding. Tiya! Tiya! Sigaw ni Bella na umiiyak. Hinaplos niya ang tiya Miding sa mukha niya at sinabing, "Patawarin mo ako, Bella." Patawad. Labis ang pagagulgol ni Bella sa nangyari sa kanyang tiya. "Kayo na lamang po tiya ang aking kamag-anak dito. Huwag niyo kong iwan." Ngunit wala na ito. "Pagbabayaran mo, Marco, ang ginawa mo sa anak ko." Sigaw naman ni Armando na nakahawak siya sa kamay ng kanyang anak na si Valerie na walang malay. "Kayo ang mababayad ng kasamaan niyo, Armando. Kayo." Dumating ng tinawag ni Jake na ambulansya. Isinakay doon si Chamading at si Valerie. Samantalang isinakay din sina Armando at Kenny sa mobil. "Shane!" Sigaw ni Bella at nagkayakapan ang magkaibigan. "Buti na lamang at ligtas kayo, Shane." "Oo, Bella. Sa wakas, wala na rin nanggugulo sa atin. Mamumuhay tayo ulit ng tahimik at masaya." Nagyakapan ang magkaibigan at sumakay na sila sa kotse. 3 araw na ang nakalipas at hinihintay ni Marco at Bella ang mga magulang galing ng France. Kasama nito ang 2 kambal. Excited na ang mga ito na makita ang kanilang mga anak. Tanaw na tanaw ni Marco at Bella ang paparating na kotse at alam nilang ang magulang nila iyon. Nakatingin lamang si Marco sa mag-ina at lumapit si Bella at ipinakilala ang mga bata sa ama. Samantalang, binisita naman ni Don Fredo at Doña Margarita ang kanilang anak na si Kenny sa kulungan. "Ma, pa." Sabit ni Kenny na nakikita sa mata nito ang sobrang pagsisisi. "Patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Nainggit po kasi ako kay Kuya dahil mas mahal niyo siya. Nasa kanya ng lahat." Sambit naman ang binata. "Anak, diyan ka nagkamali. Alam mong patas kayo. Patas ang pagtingin namin sa inyong magkapatid. Sana mapatawad ako ni Kuya at Bella. Handa kong pagbayaran ang mga kasalanan ko dito sa loob ng kulungan." Samantalang
Gusto sanang makita nila si Armando, ngunit hindi ito humarap sa kanila. Makalipas ng ilang taon ay masayang nagsama-sama sina Marco at Bella, gayon din naman ang kanilang mga magulang. Gayon din naman si Jake at si Shane, nagpakasal na ang mga ito dahil mahal na mahal nila ang bawat isa. Marami mang pagsubok at hirap sa buhay na ating mararanasan, ngunit asahan natin pagdating sa huli ay atin itong malalampasan. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat po sa inyong suporta.